What ang? Hello, Kwentong Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. Yan, I'm Miss Rachel from ICAC Kuwait. At ngayon, meron pa tayong kasama. Yan, isa po siya sa mga masisipag. Yan, na nagpupursugi na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Yan, so, si Ma'am Jiza from Butuan. Yeah. Yes, ayan. So, Ma'am, pwede mong ikwinto sa ating mga manunood. Ayan, yung journey mo bilang isang estudyante. Okay. Ayan. Hello. Anyong everyone. Magpakilala muna ako. Ako nga pala si Jessa Magallanes at ako po ay kasalukuyan ngayong nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait. Ayan. Ako po isang OFW dito sa bansang Kuwait. Ayan. At ako po ay nakapagtapos na ngayon ng aking course on Computer Secretarials. Ayan. So, Ma'am Jess, ano ba yung, ano, sino ba yung nagbigay sa inyo ng inspiration para yan, mag-aral uli, di ba? Kasi, nagpunta tayo dito sa ibang bansa is para magtrabaho. So, meron naman talagang nagbibigay sa inyo ng inspiration, di ba? So, sino yun? Ang nagbibigay inspiration sa akin ay ang aking anak, nag-iisang anak, tsaka especially po ang aking pamilya. Ayan. So, paano mo naisipan na mag-aral uli? Actually, ito kasing ICSE, nakita ko kasi ito, laging dumadaan po siya sa aking FYP sa Facebook. And then, like, 2019 pa po ako nag-a-ask about dito sa ICSE. Tapos, pag lagi akong nag-a-ask ng information about sa, sa ICSE, lagi pong nauudlot kasi nga, syempre, di ba, yung problema natin may sa mga priority na kailangan unahin. Imbis dapat magpa-enroll na ako, pero hindi po magawa kasi nga, syempre, di ba? Oo, sa budget, di ba? Sa budget. Oo, talaga. And then, so, nung pagbalik ko galing sa Pilipinas, nagbakasyon kasi ako. Mm-hmm. And then, doon na talaga nag-porsige ako na kailangan ko talaga mag-aral ako ulit. Ayan. So, para sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung course na tinitake mo dito sa ICSE, ma'am? Tinitake ko po yung Computer Secretarials at natapos ko na po yun. At ako po ngayon ay kasalukuyan din pong nag-aral ng social health. Yes. Yeah, social health care. So, panibagong journey na naman yun sa ating Youth Diploma in Health and Social Care. So, yan, ano ba yung natutunan nyo dito, ma'am, sa Computer Secretarial? Ano ba yung nabago ba yung ano natin, mga pananaw or perspective natin sa buhay or may mga yung mga experiences natin na nagiging way para magiging mag-ano yung ano natin in the future, di ba? Ako, ang dami ko talaga natutunan, actually. Alam ko na paano gawin yung computer. Alam ko paano. Tapos mas lalo akong na-enhance yung skills mo. Yes. Mas lalo po, lalo na yung especially yung instructor kasi talaga sila, hands-on talaga sila sa mga estudyante nila. Kaya yun. Yun. So, lahat talaga tinuturo sa inyo from basic to professional level, especially doon sa ating typing data entry, digital literacy, and of course, yung sa Microsoft Word. So, natutunan nyo na kung paano gumawa ng mga documents like yung sa resume, di ba? Yung memorandum, agenda, and of course, ating Excel, yung sa pivot chart, yung mga table sheets, di ba? Oo. Tapos gagawa kayo ng mga salary sheets, di ba? Yes. So, and of course, ating PowerPoint. Doon sa PowerPoint, matutunan mo naman doon yung sa mga paggagawa ng mga ads. Pwede mo siya gawin. Yung 3D saka infographics. Gamit mo talaga. Oo. Lalo na sa pag-aaral ko ng caregiver, sobrang gamit ko po talaga yung pinag-aralan ko ng computer skills. Yes. Oo. Kasi mostly kami in assignment. So, kailangan talaga. Yun talaga yung gagamitin namin. Especially yung PowerPoint. Kasi yung sa PowerPoint, ang dami mong matutunan doon. Yes, kasi pwede kang gumawa ng mga slideshows. Yes, yes. Kahit yung mga picture mo, pwede mo siyang gawing slideshow, di ba? Pag halimbawa, gagawa kayo ng mga business proposal or business presentation, doon yun yan gawin sa PowerPoint. Yes. So, sa course mo naman na UK Diploma in Health and Social Care, kasi kailangan doon is marunong na talaga sa paggamit ng computer kasi more on assignments siya, di ba? So, syempre, kung wala kang idea or background sa paggamit ng computer, mahihirapan ka. So, maganda talaga na may skills ka sa paggamit ng computer. And then, in the future, magagamit mo naman din yung computer skills mo. Magagamit po talaga. Lalo na ngayon, kasi di ba, more on
ano na tayo. Yes, sa modern, so, ano na tayo. Oh. Lahat is, ano na, nasa computer, yes, na, kahit po yung pagbabayad. Yes, diba? Po, lahat na, lahat na sa, ano na, lahat marunong na sa computer. Yes, diba? So, kailangan din tayo na mag-upgrade din tayo para sa sarili natin, yes, ng yung skills, diba? Kasi hindi naman natin alam yung opportunity kung kailan talaga yun darating. At least na yun, equip na tayo, yes, sa mga opportunity na darating. Yes, diba? So, ayan, ano yung masasabi mo sa mga kababayan natin na nanonood ngayon? Ayan, so marami tayong mga viewers. Hello, yeah, sa inyong lahat. Ayan, sa magandang hapon. Ayan, so ano yung masasabi mo sa kanila? For me, ang masasabi ko po sa mga kapwa ko OFW, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa bahay, hindi pa po talaga huli ang lahat. Kung may dream po kayo, so ngayon start mo na talaga yung dream mo. Yes. Kung gusto mo pong mag-aral, mag-aral ka na po talaga. Hindi pa po talaga huli ang lahat. Sabi ang lahat, nga, yes. Kasi ano eh, kumbaga para sa akin, kasi kasi nahinto ako sa pag-aaral. So, pinag-ano ko talaga na parang inano ko talaga yung time ko, kung paano ko i-manage yung time ko, yes, sa trabaho. Especially para sa akin, kasi ang hirap kasi nagtatrabaho pa ako sa bahay, tapos nag-aaral ako. Sobrang hirap po talaga. Ang hirap i-manage yung time mo. So, kailangan lang talaga ng time management doon. Para sa pag-aaral and then yung para sa pag-aano. Kasi sa hindi po talaga, ano, hindi po talaga lahat po na, ano, yung parang isipin mo talaga na hindi habang buhay na magiging isang katulong ka. Yung parang improve mo talaga yung sarili mo. Di ba? Yung parang gano'n. Kasi kagaya namin, kasi marami din kaming ano yung parang mga OFW or mga katulong, ganyan. Parang nilulock down po kami talaga ng iba. Kasi, hindi naman. Hindi, ma'am. Ano talaga yun siya? Ganun talaga. Pag sinabi ng katulong, ganun. Kaya, improve po natin mga kababayan yung ano natin. Yung mga sarili natin. Parang ganyan. Ayan. So, and of course, diba, yung sa budget din natin. Yes, po. Isa din yung sa mga reason na kailangan din natin i-manage. Kasi, syempre, yung priority natin is yung mga family natin na nasa Pilipinas, diba? Kasi nagtatrabaho tayo dito para sa family natin. Yes. Pero yun nga, wag din po natin kalimutan na habang nagtatrabaho tayo dito, i-ano naman din natin yung mga pangarap po natin. Yes. Kasi yan lang yung investment, investment natin sa sarili, diba? At least na ano natin yung responsibility natin sa family natin, and of course, nagampanan din natin yung para sa sarili din natin na yung i-ano natin yung pangarap natin. Yes, wag yung parang ipagsintabi na lang kasi syempre. Oo, talaga. Diba? Parang reward na din po para, yes, sa atin yun. Oh, bilang isang OFW. Kasi, syempre, nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa para sa pamilya natin. So, isipin din po natin na hindi lang puro sa pamilya natin. Isipin din po natin na yung sa sarili natin. Oh. Kasi, nag-i-start din yan sa sarili mo. Kung yes, ano yung tagumpay mo, tagumpay din ng family mo. Yes, tama po talaga. Yes. Success for you, success for all. Yes. Yan. So, yun. Diba, napakagandang isipin na yan, magiging inspiration ka sa mga kababayan natin. Diba, na habang nagtatrabaho ka dito sa ibang bansa, yan, nakatapos ka na ng computer, yes, secretarial course. At ngayon, may panibago na naman yung international, yes, diploma natin na Yoki Diploma in Health, yes, and Social Care. Yan. So, looking forward na magiging, diba? Hindi naman, kasi hindi natin alam, yes, diba? In the future, malay mo, makapunta ka na ng Yuki. Malay mo, may ano na kayo. Oo. Ayan. So, yan. So, wala, ang daming nanonood ngayon. Thank you for watching. Thank you po. Hindi namin mababasa yung mga comments nyo dyan kasi medyo malalayo yung screen namin. Shout out ayan, po sa lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So, para sa mga kababayan natin, ayan, na na-inspire sa kwento ni Ma'am Jiza, ayan. So, wag na po kayong magpapahuli pa. Ayan. So, mag-enroll na po kayo sa ating computer secretarial course. Ito po is 4 months, 3 to 4 months course duration po siya. Ayan. So, flexible po yung schedule ng klase, yes, di ba? Yes. So, kahit anong oras is pwede po kayong mag-attend ng klase niyo as long as office hours namin. Pwede po kayong mag 2 times a week or 3 times a week. 2 hours every class session po yan. So, ayan. So, para sa karagdagang information, ayan, pwede niyo po kaming tawagan sa aming WhatsApp number +639211582879 or kaya ay sa +965-993-02850. Ayan. And of course, ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. So, muli, ako po si Ms. Rachel. At ako po si Jiza Magallanes. Ang nasasabing ICSA, your partner in success. Thank you and God bless.